Sa huling sagot sa amin ni Attorney Delgra na hindi na kayo dadalo sapagkat nasabi na ninyong lahat ang kailangan ninyong sabihin, kung kaya't isinama na niya sa kanyang sagot ang inyong opening remarks sa Senado, ay ito na rin ang ituturing naming opening remarks ninyo dito sa amin. Sa kanya namang pahayag na sinabi daw ninyo na wala ng integrity, walang independence at probity ang Quadcom, kung kaya't hindi nyo na kailangan pang dumalo, kami ay nagagalak na dumating pa din po kayo. At sa inyong desisyon na magpakita dito sa amin at paunlakan ang aming imbitasyon, ay pinasisinungalingan ninyo ang sinabi ni Attorney Delgra na wala kaming integridad, walang independence at walang probity. Sa sinabi din ni Attorney Delgra na ang aming pandinig ay isa lamang political ploy at ginagamit lamang namin upang hanapan ng basihan ang mga krimen na isasampalaban sa inyo, nais po naming tiyakin sa inyo, Mr. President, na hindi po iyon ang trabaho ng Quadcom. Kung may mga naibintang man sa inyo sa paglalahad ng mga ibang taong nagtestigo dito, iyon ay kanilang mga pahayag. At iyon ang nais naming bigyan ninyo ng linaw. Hindi kami naririto upang husgahan kayo, kundi marinig sa inyo ang katotohanan at ang sagot sa mga paratang at mga pahayag laban sa inyo. Wala po sa amin dito ang nag-aakusa sa inyo sapagkat hindi po kami ang may reklamo at hindi po kami ang may kaalaman sa mga pangyayari, kundi ang mga ibang taong humarap dito sa Quadcom. Kung sinasabi niyo po naman na ang mga ibang tao na humarap dito ay aming pinwersa upang magsabi ng hindi totoo at tinawag niyo pong subornation ang ginawa ng Quadcom members, ay nagkakamali po kayo, Mr. President. Mismong mga abogado na nakaharap sa tagpong iyon kung saan nag-uusap sina Colonel Grijaldo at Chairman Abante at Chairman Fernandez ang nagpatunay na gawa lamang ni Colonel Grijaldo ang kanyang istorya. Sa katunayan, dalawang beses nang nagbigay ng excuse letter si Colonel Grijaldo sa amin sapagkat hindi siya makakarating sa mga sumunod na mga pandinig, marahil ay napagtanto niya ang bigat ng kanyang paratang sa Quadcom. Mamaya po ay aming babasahin sa inyo ang pahayag ng mga abogadong naroroon. Sa punto pong ito ay papayagan na po natin ang pagtatanong ng mga membro sa inyo upang bigyan linaw ang mga naipahayag na rito laban sa inyo, upang maging gabay namin sa pagbalangkas ng anumang kailangang hakbang upang maprotektahan pa ang mga karapatan ng mga taong naaakusa at mapangalagaan din ang mga karapatan ng mga taong naaapi sa pamamagitan ng pag-amyenda ng mga batas, paggawa ng mga bagong batas o pag-repeal sa mga umiiral na mga batas. Sa pagpapatuloy po natin ngayon sa pandinig na ito ukol sa extrajudicial killings, nais po naming tiyakin sa inyo na rerespetuhin po namin ang lahat ng inyong mga karapatan. Hindi po kami naririto upang kayo husgahan, kundi pakinggan ang inyong panig. Abogado naman po kayo, Mr. President, kaya alam namin na mas alam ninyong pangalagaan ang inyong mga karapatan. Iginagalang po namin kayo, and in deference to you being the former President of the Republic, we shall accord to you all the respects due you, kung kaya't binuksan namin ang pandinig na ito upang hindi po masayang ang pagod ninyo sa pagdalo ninyo sa amin. Nag-imbita din po kami ng mga resource persons na hindi namin inaasahan na makakadalo pa dahil nag-cancel na po kami nung Lunes, kaya't ang pagbubukas na ito ay sobrang short notice. Kaya po sa mga makakadalo at hahabol o makakahabol, welcome po kayong lahat na mga invited guests and resource persons. Sa mga hindi po invited, ngunit naririto, pasensya na po kayo at hindi po namin kayo papayagang gamitin ang oras ng Quadcom at baka malihis tayo sa ating agenda sa araw na ito. Kung gusto po ninyo magpaimbita sa susunod, ay iimbitahan po namin kayo. Marami pa pong pagkakataon at kami ay umaasa na kayo ay dadalong muli sa ating mga susunod na mga pagdinig.